How do you feel na people expect so much from you, still expect the same Corina brand of journalism up to this day? Well, you know, I've evolved since the days when I was in my 20s at parati ako may kaaway, parati may galit sa akin, may death threat ako, may sumusunod sa akin van na itim. Ngayon, wala ka na mga death threats? Wala na ako mga death threats eh, bait-bait ko na eh. Nagbebenta na ako ng pampaputi ng mukha eh. Alam mo yung gano'n. Tsaka meron na akong Pepe and Pilar. Oo nga, mo, yun nga. I was about to ask. Kung oo. Si Pepe and si Pilar, may papel dyan sa pag-team? Ano? Pag-ano ng Corina, the journalist? I think so. Parang I think journalism itself is evolving. Alam mo ba natutunan ko sa master's class ko? I took up my master's in Ateneo. I was already past 50. Pagpasok ko ng classroom, akala nila ako ang teacher. Tumayo silang lahat. Kasi ako ang pinakamatanda sa kanila. So it's your turn, Gorgie. Okay, good afternoon, Madam Corina. Hi, Gorgie. Hello. Yung sa, ano na ako yung Rated Corina na YouTube mo. Lahat po ng mga episodes nandyan, aside from yung mga presidential balls na interview, nandyan din sa YouTube mo. Nandiyan din si Kiko, nandiyan din si Tito Soto. Hindi kasi lahat umuoo, Gorgie kasi yung time constraint. Alam mo maraming mga umuoo tapos ay pwede tayo mag-reschedule, ay pwede tayo reschedule. Biglang okay, official campaign period na, hindi na kita pwede air. 'Di ba? So mga candidates lang talaga dyan. Kasi hindi, gusto ko lang malaman yung mga previous, yung mga dati YouTube? Pa mga episodes. Ay, hindi. Ang YouTube pa, lahat natin. Hindi. Oo. In fact, in my YouTube channel, nandyan yung paano ko mag-ayos ng flower arrangement. Ay, magaling ako dyan, ha? Sabi nga nila, dapat show ako na parang Martha Stewart. Tapos, nandyan din paano ko inayos ang Christmas tree ko. Ang ganda ng Christmas tree ko. Oo, andyan pa rin hanggang ngayon. Andiyan din ako magluto ng steak. Nandiyan din noong una kong nakita si Pepe and Pilar sa Amerika. Nung nilabas nila galing nursery yung mga bata, nandiyan yon. Yung mga eksena namin sa Pittsburgh noong ako lang mag-isa doon kasi si Mar nangangampan niya sa Pilipinas. Nandiyan lahat, pati yung mga travels ko, yung mga nadidiscover ko sa buong bansa. That's why it's called Rated Corina Plus. Because in my YouTube channel, nandyan lahat ng mga Rated Corina episodes natin. Nandyan din yung buhay kong personal. Nandyan din yung mga lamierda ko, mga travel ko nandyan. Pagluluto, Pepe and Pilar. And then of course, because it's a political season, nandyan din yung mga kandidato. Okay. Saka isa pang clarification, yung sabi mo nga, ang daming health and safety protocols, quarantine. Gano'ng kakadalas na swab sa para dito sa mga interviews na ito? Nako, I think, you know, most of them at this time already trust that you are fully vaccinated. So they're not very strict. Pero ako mismo, for my staff, dahil meron akong mga anak, bago sila maglapitan sa akin at paglalabas ako, mag-antigen tayong lahat, ganun. So meron akong self-antigen. Okay. Na-miss ka ba nila o may na mga panahon na na-quarantine ka, hindi ka nakaka-uwi o online-online na lang muna kayo? Mga... Alam yun? Yung mga time na... Yung mga anak ko? O ikaw, kumbaga yung pagiging mommy duties mo, wifey duties, kung na-miss ka na nila dahil naka-quarantine ka, oo. Nako, pag umuwi ako, maluha-luha pa si Mar pag nakikita ako. So, yeah, namimiss nila ako, yung mga anak ko, tatakbo at yayakap. Ay, nako, napakasarap. Very ramdam na ramdam ko. Tsaka gusto talaga nila nakababad. Tapos si Pilar, titingnan ako, parang minememorize yung mukha niya, mukha ko. Sa hawakan niya ito, hawakan niya yung labi ko. Parang talagang nakikita ako. Tapos si Pepe naman, wala nang ginawa kundi sabihin, mama, 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 mama. Parang na-miss yung sabihin yon. Ganon. Nahihirapan ka bang balansehin yung kumbaga, ito yung gusto mo bilang mama mahayag at saka kumbaga yung pagiging sa pamilya mo?
Ngayon lang yan kasi ano, kasi may quarantine pa tayo, pero I'm confident at malapit nang matapos ito. Feeling ko lang talaga, malapit nang matapos ito. So, I feel that this is like a temporary arrangement na yung pagbabalanse. Hindi naman kasi nandun naman si Mar parati sa bahay. At alam mo naman kami, compound, ang dami kong surrogate mother doon. Yung lola na lang nila, mga auntie nila nandun, pinsan nila nandun. Yung mga caregiver ko, ang huhusay ng mga yaya nila. So, yun na nga lang, puro Ilonggo ang sinasabi ng mga anak ko, hindi ko sila maintindihan.